any political party, eh, nakasandal yan sa mga kasapi nito. At ito nga yung PDP laban. Kung hindi dahil nanalo si Mayor Rudy Duterte noong 2016 presidential elections, eh wala po ito, napakaliit po ito na partido. Lumaki lang ito at dumami nga yung mga members, lalo na galing po sa mga elected congressmen and women, mga governors and mayors. Eh, dahil nandiyan si Pangulong Duterte. Ganyan pong politika natin dito sa Pilipinas. Kagad-agad po ay ito ang sumabog kagabi na balita na itong grupo niya, no? Na kasama niya si Senator Aquilino Coco Pimentel III, no? Ay aba, pinatalsik daw nila, no? They booted out, no? Yung pinaalis bilang chairman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mukhang talagang sinisikap talaga ngayon, no, ng mga dilawan na kukunin i-recruit si Senator Manny Pacquiao. Aba, baka siya pang tatakbo bilang pangulo para po sa isang bayan, sa Liberal Party at sa Makaliwa, no? Eh kasi nakikita nila eh si Idol Manny daw ay siya ang merong totoong puso sa mga mahihirap. Eh nako, inulit na naman niya yung kanyang pangako, no? Na sigurado po kapag mangyari ay nakapako dahil sabi niya mawawala daw yung mga squatter, yung mga kababayan natin na wala pang bahay dito sa Metro Manila, no? Sa loob ng 4 hanggang 5 taon kapag siya ang magiging pangulo ng Pilipinas. Hindi naman niya sinasabi kung paano niya gagawin yon. Eh yun nga po, gusto ko siyang ipaalaala sa kanya, no? I-remind him na doon sa Sarangani, aba, nangako siya doon noong bagong-bago pa siya na nanalo bilang congressman 2010, no? Sabi niya magtatayo siya ng 1,000 mga bahay para sa mga taga Sarangani, yung mga mahihirap po doon. Eh hanggang ngayon kalahati pa lang hindi pa nga natatapos, eh, no? Meron din man siya na i-deliver pero wala pa pong kalahati. Sinipa, no, ng grupo ni Pacquiao at Coco Pimentel si Pangulong Duterte bilang chairman ng PDP laban. Alam niyo po, totoo po at natawa lang ako, no? And I agree with Attorney Melvin Matibag, yun pong Secretary General, na siya ang hinalal ng National Assembly noong nakaraang June, no, dyan sa May Clark City, Pampanga, na isa itong komedya. This is a comedy. Nakakatawa. Because alam naman po natin na kung meron mang Coco Pimentel Manny Pacquiao faction dyan sa PDP laban, ay iilan na lang sila na natitira dyan. Na hindi pa po sumasama doon sa PDP laban. Na ito po ang naghalal kay Secretary Alfonso Cusi bilang Pangulo. Pinalitan niya si Pacquiao at sa kay Attorney Melvin Matibag as Secretary General. And of course, si Tatay Digong pa rin ang chairman ng partido. Eh alam nyo, hindi po yan kung sino-sino. Kung sino-sino po yung personality, Al Cusi o Coco Pimentel, Manny Pacquiao, Melvin Matibag. Ang isang political party ay nakakatayo yan, hindi lamang sa pangalan. Hindi lamang kung sino man ang anak ng founder, kasi we have to acknowledge na si the late Senator Aquilino Nene Pimentel, eh siya po talaga ang nagpundar ng PDP laban. Noong panahon pa ni the late President Ferdinand Edralin Marcos, ito po yung una na mga opposition groups noon sa Marcos regime, no? Kaya kahit pa man, no, kahit pa man na si Coco Pimentel ay parang masasabi ng prinsipe ng PDP laban, hindi po yan nangangahulugan na siya na lang ang may kapangyarihan dyan. Siya na lang ang may karapatan dyan na mamumuno sa PDP laban. Because any political party ay nakasandal yan sa mga kasapi nito. At ito nga yung PDP laban.
kung hindi dahil nanalo si Mayor Rudy Duterte noong 2016 presidential elections. Eh wala po ito, napakaliit po ito na partido. Lumaki lang ito at dumami nga yung mga members, lalo na galing po sa mga elected congressmen and women, mga governors and mayors. Eh, dahil nandiyan si Pangulong Duterte. Ganyan pong politika natin dito sa Pilipinas. Huwag po nating angkinin, no? Senator Coco Pimentel. Huwag niyong sabihin na sa inyo lang yan, na kayo lang ang may karapatan. There is a democratic process on how a political party elects its members. Eh, wala kayo doon. Eh, inimbitahan naman kayo doon. Sabi nyo, ayaw nyo eh, no? At wala pa pong nakakapagpapatigil, no? Wala po, hindi po pinigilan at wala pong nakakapagpapigil. Hindi po, wala pong utos mula sa COMELEC na nagsasabi na hindi balido ang naging resulta ng eleksyon dyan sa Clark City, Pampanga noong nakaraang dalawang buwan. Without that, and with an overwhelming majority, marami, naku, tatlong senador, more than 150 congressmen and women, no, mga governors, ang mga mayors ng mga lungsod, eh, saan kayo hahanap ng itatapat niyo dyan, Senator Coco? You are dreaming. Nananaginip kayo na mahuhulog ito sa bangungot. Ha? Na kahit anong pabilit inyo, kapag itong mga members ng PDP Laban na rehistrado, ito pong mga members ng PDP Laban na bumoto doon kay Alcusi bilang president are registered ang kanilang mga pangalan nandiyan po sa record ng Commission on Elections. Paano nyo ngayon masasabi na illegal? At paano nyo masasabi na papalisin niyo si President Rodrigo Roa Duterte bilang chairman? Saan ba nanggaling ang inyong mandato na yan? Kasi kayo-kayo na lang dyan. You have to be, tawag dito, we have to be honest about it. Kayo-kayo na lang. Wala na kayong mga matino na mga kasama dyan. Eh kung may elected pa dyan, si Pacquiao lang tsaka si tawag dito, si Coco Pimentel at siguro yung si Congressman Arnie, yung taga Negros Oriental, no? Iyan na lang yung natitira dyan. Wala na. And without all these members, ito po yung mga pumasok dyan dahil nga po nakita nila na dyan si Pangulong Duterte. Eh siyempre, kapag nandyan na Pangulo, lahat po gustong sumama dyan. At ganun po ang naging karanasan natin sa ating politika over the years, no? Dahil hindi na po nawawala na yung tinatawag na two-party system natin na dapat talaga sa politika ay mapagpagtibay natin yung party system natin. Para po yung mga papasok sa politika ay meron pong sariling mga paniniwala na sila po ay tatakbo at gustong maglingkod dahil sa kanilang mga tinatayuan na mga platform of government na tinatawag. Eh, pero wala na po. Nagkaletse-letse na. To be brutally frank about it, nagkaletse-letse na po ang politika sa ating bansa. Kaya, ito po at ganyan ngayon ang sitwasyon ng PDP Laban, ay tama po ang sinabi, no? Na katawa-tawa. You are making a comedy of errors. Parang King Koy na kayo. At wala na talaga kayong pag-asa sa politika. At anyway, Senator Coco Pimentel, eh si Senator Manny, eh mukhang hinihikayat ngayon. Mukhang nililigawan ngayon ng isang bayan at ng Liberal Party. Kahit naman na si dating Associate Justice Antonio Carpio ay nakabitaw ng salita nung nakaraang March pa yata. Nasabi niya, eh wala yan, hindi pwede si Pacquiao. Hindi yan papasa kasi kulang, bobo. Diba? Eh pero dahil all they want is power. Gusto na talaga ng mga dilawan na maibalik sa kanila yung kapangyarihan. Dahil po yun po ang dikta sa kanila ng mga oligarko. Oo, di ba? Kaya kahit man mapait para sa kanila na tanggapin si Manny Pacquiao
na siya ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas under the opposition banner. Ay, aba. Eh, isusubo na lang nila yan ng nakaganon. Pait. No? Kasi, para sa kanila, si Pacquiao lang ang makakabigay ng pinakamagandang opportunity, the best chances, no, na mananalo sila sa eleksyon. Eh, kaya lang, yun ang paniwala nila. At kasi po ay dahil ang taong bayo ngayon ay marunong na, matalino na, at hindi na uuto-uto. No? Hindi katulad ni Pacquiao na napapasayaw yan ni Adrilon, napapasayaw yan ni Coco Pimentel. Yung ordinaryong taong bayan, hindi na. And we have made a decision, di ba? Matagal na tayo nag-decide na hindi na natin papayagan pa na mawawala itong naumpisa ni Rodrigo Roa Duterte nitong nakaraang limang taon. And ako po ay malakas sa malakas yung paniniwala ko. At kahit kunti po, eh, hindi na mabawasan yun. Na kung sino ang ang ihahalal, no, ni, o itatanghal ni Tatay Digong, siya po ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas. So, tayo po, no, ay huwag po tayong huwag tayong mag-relax, no? We have to be vigilant talaga kasi naku, itong kita naman natin na ang daming pera nila ngayon pa lang eh bumubuhos na ng milyon-milyon araw-araw para sa kanilang propaganda kasi naniniwala pa rin si Lenny Robredo eh baka sakali na yung ipinapaulit-ulit yung kanyang pangalan, may kanta-kanta, Lenny Robredo ay baka magbago pa ang isip ng mga mamamayang Pilipino. Kaya Senator Coco Pimentel, Senator Manny Pacquiao, tigilan nyo na yan. Kasi para kayong school bukol. So, yan po ang ating pagbibigay po ng paningin sa ating mga balita po, no? Batiin natin si Louie Bulataulo, City Girl, watching from Albany, Oregon. Okay, si Robert Kia Ora, good morning. Joel Ocampo, good morning. Aqua Rose, yan. No to Dilawan, sabi ni Kia Oro. So, yan po. Yan po ang ating Lunes edition ng ating Kapihan. Maraming salamat po sa pagising nyo ng maaga para makapanood at doon po sa labas ng bansa dyan sa Chicago, Illinois. No, eba, hating gabi na yata ngayon dyan, no? At sa ibang mga bahagi po ng United States of America and all over the world. Ako muli si Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat po muli.